Mother of Christ.
Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko iyong tinisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong dinisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumaiyong inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, pinaaalalahanan tayo ng ating poong Hesus Nazareno na siya ang ipinadala ng Ama, kaisa sa pagka-Diyos at gayon din ay buong buo ang pagkatao. At ano ang kanyang misyon? Ang tayo'y mapalaya mula sa kasalanan, mapabalik loob bilang isang bayan tungo sa Ama. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan. Pahundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrak, Mesak, Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa ribultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ka inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrak, Mesak at Abednego, Mahal na Hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos ng aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa aming sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man ninyo gawin ito, hindi pa rin kami sasamba
sa ribultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit, kina Sadrak, Mesak, at Abednego. Kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan, nagapusin sina Sadrak, Mesak, at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanhang tinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi ba't tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila, bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak, at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at malwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyag ay aaning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo.
Espiritu. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanmay di kami naalipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa." Ani Jesus, "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Tinatanggap ba natin ang mapagpalayang malasakit at biyaya ng ating Diyos? No? Pinagpapatuloy po natin sa araw na ito yung testimonya ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. No? Simula pa noong Lunes, ito po ang ating mga pagbasa. Ang hayagang pag-amin ng ating poong Jesus Nazareno bilang kaisa ng Diyos, bilang sinugo ng Ama, bilang pagpapakita ng Amang hindi nakikita. No? Sa madaling sabi, kung sino si Jesus, kung sino ang ating poong Jesus Nazareno, iyan din ang pagkakakilala natin sa kabutihan, sa malasakit, sa pagbibiyaya, sa pag-asa ng Ama. At sa pagbasang ito kung saan kausap niya ang mga Hudyong naniniwala sa kanya, no? Hindi ito mga kontra sa kanya. Ito yung mga nakikinig. Ito yung mga bukas na tanggapin siya. Humihingi pa ng higit na patunay. No? Sinabi niya na kung nakikita ninyong kayo nga ay mula sa angkan ni Abraham, hindi kayo magkakamali sa paniniwala at pagsunod sa akin, dahil ako nga ang ipinadala ng Ama. Subalit magandang pagnilayan po dito, yung isang punto ng ating poong Jesus Nazareno. No? Kung ang mga Israelita raw, kung ang mga anak ni Abraham, ang mga Hudyo, ay kinikilala ang mga sarili nila bilang isang malayang bansa. Malayang angkan na kailan may hindi pa aalipin. Binalaan niya ang mga ito. Subalit nagiging alipin din tayo sa pagkakasala. At ang mga naniniwala sa ating pong Jesus Nazareno, ang siya lamang lalaya. No? Mga kapatid, hindi lang po ito tawag sa pagbabalik loob, no? Lalong-lalo na ngayong Kwaresma. Pero ito ay pag-amin kung tutuusin
ng ating kondisyon at sitwasyon bilang mga tao. Unang-una, yung ating kaalipinan sa mga bagay na makasarili at itinuturing nating makasalanan. No? At ano ba yung makasalanan? Siguro malinaw naman po sa atin, lahat ng labag sa kabutihan ng Diyos, lahat ng labag sa batas, lahat ng labag sa pag-ibig, no? Ay kasalanan. Hindi lang yung mga masasamang nakagawian natin, pagmumura, siguro yung iba pagnanakaw, panloloko, paninira. Pero yun din pong mga bagay na kung saan tayo nalululong, na nakapapahamak sa sarili natin at sa iba. No? Yung realidad ng mga bagay na kinaaadikan natin. No? Siyempre, hindi lang yung mga bawal. No? Droga, alak, sugal, pangangalumya, no? Pero siguro din yung mga nakagawian nating mga bagay katulad ng siguro hindi natin namamalayan na masakit tayong magsalita. Hindi natin namamalayan na mapanakit tayo. Hindi natin namamalayan na may mga bagay tayong ginagawa na masama. Pero dahil para bang automatic na sa atin, eh nagagawa natin. Kahit minsan pinapangako natin, no? Subukan ko nang hindi gagawin 'to. Dadating yung mga puntong uulit at babalik tayo sa mga iyon. Isang patunay na bilang mga tao, malakas talaga ang hatak ng pagiging makasarili. Malakas ang hatak ng mga nakagawiang mali. Totoo po 'yun. Subalit sa taong nagbabago, nagsisisi, nagnanais magbalik loob, kinikilala niyang kayang malampasan ng mga ito. Hindi lang sa kaya nating gawin, hindi lang sa sarili nating lakas, pero higit sa lahat, ang biyaya at malasakit ng Diyos. Kaya kung tutuusin ang mga salita po ng ating pong Hesus Nazareno ngayon, paalala sa atin, walang kasalanang hindi maitatama. Walang addiction na hindi malalampasan. Walang nakagawian na hindi mababago. Kung tayo ay patuloy na umaasa, patuloy na sumusunod, patuloy na nagbabago sa ngalan ng ating poong Hesus Nazareno. At kung titignan po natin, no, kailangan ng pag-amin, kailangan ng pagsisisi, at kung kinakailangan, hihingi ng tulong ng iba para lang malampasan ang mga ito. No? At doon, ang biyaya ng pagpapatawad, biyaya ng pagbabagong buhay ay nagaganap at natatanggap natin. No? Kung hindi tayo kumbinsido, tignan na lang natin ang unang pagbasa. No? Si Shadrach, Meshach, Abednego. No, ang kanila, kasi sila'y mga Hudyo. Pero dahil sinakop ang Hudyo, ang mga Hudyo noong panahong iyon, ang bayan ng Israel noon ng mga taga-Babylonia, no? Sila ay naging bahagi ng lipunan ng Babylonia. Kaya sila nagkaroon ng pangalang Babylonia. Si Shadrach, Meshach at Abednego, ang kanilang mga Hudyong pangalan ay si Ananias, Azarias at si Mishael. Inutusan ni Haring Nebuchadnezzar na dapat ay sinasamba ninyo ang rebulto ng mga Diyos ng taga-Babylonia. Pero sila, matatag ang pananampalataya, hindi kami magkakasala laban sa Diyos namin. Dahil kung ang Diyos ng mga taga-Babylonia ay kinakailangan pang alayan ng mga sakripisyo at sambahin para makilala ang kapangyarihan, ang Diyos namin ay simula pa lamang nangako na. Nagpakita ng kanyang kapangyarihan at pag-ibig sa angkan ni Abraham. Kaya kahit buhay ang kapalit, hindi kami sasamba sa ibang Diyos. Kaya sila ipinatapon sa apoy. Pero sabi nga nila, kung ano man yung imposibleng inaisip natin, kung may dalang katapatan sa pananampalataya,
mangyayari. Hindi sila nasunog. Para bang sinasabi rin natin sa atin na walang imposible? Pagdating sa pagbabagong buhay, walang imposible. Ang hinihintay na lang ay ang ating pagbubukas. Ang hinihintay na lang, no, na mahirap talaga, yung kagustuhang magbago at magbalik loob at maging matapat muli sa Diyos. Gaya ng mga Hudyong tinatawag ng ating Poong Hesus Nazareno na maniwala sa Kanya. Kaya naman sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sa ating paglalakbay ngayong Kwaresma, ay hingin natin ang biyaya ng Diyos at ang Kanyang tulong at ang tulong na lahat na posible para malampasan ang lahat ng masamang nakagawian, mga addiction sa buhay, mga kasalanan, tungo sa pagbabago, tungo sa pagbabalik loob, tungo sa pagkilala na ang ating Poong Hesus Nazareno ay Diyos at taong kaisa ng Ama. Mahal na Poong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo ang lahat. Ang Diyos ang walang hanggan ang pinagmumula ng katotohanan, kalayaan at lakas. Hilingin natin sa Diyos na loobin niyang matamo natin at ng lahat ng tao ang kaganapang ninanais niya para sa atin. Ama, gawin mo kaming ganap. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang lahat na naghahanap sa katotohanan, naway maging bukas at malaya ang isip sa mensahe ni Jesus at ng Kanyang simbahan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman, at lahat ng nagdurusa, naway makatagpo ng paglaya mula sa mga pasanin nila sa buhay, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers at lahat ng nagsisilbi sa bayan na sa kanilang katapatan sa paglilingkod ay naipamamalas ang malasakit ng Diyos. Malalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Butihing Ama, namatay ang iyong anak upang makilala ng mga tao ang katotohanan at mamuhay ng naaayon dito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming andog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamot, tumingi ng patawad mo.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maitalaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ibinigay upang aming maialay din sa layuning aming sambahin ang ngalan mo. Upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinatanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal.
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon, narito kang gumagabay sa akin. Pag-ibig mong wagas ang kakamtin, walang makakapantay sa awa mong taglay. O Panginoon, buhay ko'y ikakalay.
Panginoon, dulot mo ay pag-asa walang hanggan. Puso mo ay sa mundo'y nakalaan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yakyakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Panginoon, dulot mo ay pag-asang walang hanggang. Puso mo ay sa mundo'y nakalakan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, yaakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Patuloy na pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Pagsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin kami iyong binibigyan ng kagalingan dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masasama naming hilig upang lalong tumibay ang kalooban mo sa aming pagkatig.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po, ang mga susunod na linggo ay pagdiriwang na ng ating mahal na araw. Kaya sana po, no, makiisa po tayo at paglaanan natin ng panahon ng mga pagdiriwang na ito dahil unang-una at ang natatanging dahilan naman ay ito po ang bumubuo sa atin bilang mga Kristiyano. No? Tayo kinikilala bilang isang bayan, isang tao, isang katauhan ng muling pagkabuhay. No? At hindi tayo dadaan sa muling pagkabuhay kung hindi muna natin aalalahanin ang pagpapakasakit at pagkamatay. No? Kaya sana po, no, naintindihan ko, long weekend po yon, hanggang Lunes walang pasok. Yung iba ngayon lang makakapag-leave, makakapag-bakasyon. Pero sana po kung nasaan man kayo, lalong-lalo na po yung mga sumusubaybay sa atin, ay makatungo naman po sa simbahan para sa mga pagdiriwang na ito. No? At dagdag pa po ron, no, paalala lamang po sa tamang pagsuot ng ating face mask dito sa loob at sa paligid ng simbahan. No? Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa ibang tao. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maaalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalainawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.